Good morning, good afternoon, good evening mga Mars and Pars! Dito kami sa bahay ni Bien at hindi na ako nakapag-vlog-vlog dun sa bahay kasi nagdumadali kami. Hinatid ko kasi kay Bien yung aking nabili kahapon. Tapos yung tanim. Na, to sa huba. Yes, Mixo. Ay, nena orang to. Ang sula ay tip. Nena ang paper eh. Nena ang paper. Tapos yung mga tanim ni Bienan. Oh, ang ganda. Minaulin mo, taso kay nin tason kuka ay ti. Tosi hyvän näköinen. Se on. Ne on vahvat ja hyvät. Joo. Mun tää on kuoli jo. No niin. Sekin oi, kato, miksi täällä on uutta alkua jo. Nää on uusia lehtiä. Nää vaalea vihreät on uusia. Tässä sinulle taskuun nenä liima. Hyvä on, niistä vaan kaikki pois. Joo, niistä vaan kaikki ei pois. Ei niin kannata säilyttää sitä. Joo, kaikki sen kuka-aite on niin hyvän näköinen. Niin on. Niin. Onks tää uusi? Tai, tai kauan jo. On se jonkun aikaa ollut. Joo, kato. Pink. Pinki. Ja tiedätkö, että mulla on tarina tää? Gusto na umuwi ni Mixo. Sabi ko magligpit muna siya. Oh, ta. Laita ton ni ay mumin ko rin. Ayan. Pinaligpit. Buhay na buhay naman yung kanyang... Ayun, buhay na buhay yung tanim na dala ko, pero yung isa na dead siya kasi yun yung walang alupa nung dumating kami dito. Pero yun, yung meron kasi yung lupa. Eh. Oh, biyala on. Oh. Ligpit. Hyvä, eta. Kiitos paljon. Oh, kato. Kyllä on siistiä. Kato. Laita oikein. Kato. Noin. Noin, hyvä. Kiitos. Noin. Ja meillä on koko teen. Onko sulla ikävä tässä sun lellut? No niin, anha! Hali mummi! No, 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 nyt iso. Iso. No niin, äiti. Me lähdetään taas, eikä mä vien Mixo. Kiitos, kiitos myös. Joo. So, ainoa. Uwi na kami. Hinatid ko yung ating mga nabili doon na pa. Tapos, nagkumustahan kami ni Bienan dahil yung last kita ko sa kanya is yung bago kami nagkasakit. So, yun yung time na last. Tapos, naalala ko kasi na kailangan bilhan yung tanim ng pat. Eh, bigla kaming nagkasakit lahat. So, kahapon, yun na yung naisip ko na bilhan si Bienan at na-transfer na pala niya dun sa ibang path. Nagtanong kasi ako, asan yung isa pa, diba, dalawa yung dala ko, yung may kulay lang ang nag-survive dahil nakalimutan ko anong pangalan ng isang tanim na dala ko. Eh, nilagay niya daw sa tubig. Nga, hindi niya pa mailagay dun sa lupa. So, after 2 days daw ay na-dead yung tanim. So, yung pink lang ang nag-survive. Sorry, hindi siya nag-survive. Pero, yun, humingi naman siya ng pasensya. Sabi niya, pasensya, hindi daw nag-survive. Sabi ko, no worry. Eh, 50-50 naman talaga yan na mag-survive. Pero, nag-expect ako talaga dun sa isa na mag-survive yun dahil meron yung lupa na kasama. So, sabi niya, ililipat niya lang daw yon pag medyo malaki na, kailangan lang daw sa maliit na pot para dumami yung ugat at lumaki. Dahil pag dun daw sa malaki, dadami lang daw yung ugat pero hindi daw masyadong lalaki yung tanim. So mamaya, ilipat ko yung aking tikos dito sa malaking pot. Ay! Isa lang pala yung binili ko na lupa dahil binigay ko pala yung kay Bienan. Ito ay kakain na ako yung luto ng ating pars. Parang ang laki naman ito.
Ang sarap pa naman nitong luto ni Pars. Ibang lagayan yung akin dahil ang ginamit ni Pars na pasta ay brown pasta. Si Mixo, pinakain na yan ni Pars kanina bago umalis siya. Ako, kahit malamig ang Mixo, nagyaya pa din sa labas. Dahil gusto niya daw maglaro dito sa likod namin. Oh, takbo pa mo, takbo! Sige, takbo! Oh, non-stop talaga itong snow namin ba. Grabe na this. Ayan. Ano man ang laruin mo dyan, Mixo, na natabunan man to ng snow. At hindi ka rin makagawa ng cake. Kasi yung snow ay para siyang powder na hindi siya buo. Sabi niya kasi maggawa daw siya ng cake. Let's try ha, let's try. Oh, give me that. I give you the treat. Okay. See, I will show you. This snow won't make any cake. Ayan o. Gusto niyo kasi makita eh. Do? Tingnan nga natin, Bi. No, I do not like that. Shucks, ang lamig. Dara o. Daghan og Mixo. Dara, daghan og pangkagod. Pangkagod. Kutsara, di ay nak. I mean, kutsara. Asan man to? Sabi ko, bigyan mo ako. Ayan, maglaro-laro na lang kami ni Mixo. Nakagawa pala to siya. Now I remember. Dahil hindi siya yung masyadong malamig ba. Tapos medyo warm naman yung weather. Ito pala yung makagawa ng parang cake. Lalamig na yung aking kamay. Hindi ako nagdala ng gloves. Ang gawa namin ng Mixo nyo. Naglalaro. Pati yung nanay, naglalaro. Wala namang gloves dala. Para talaga siyang ice na yung nilalagay sa halo-halo. Ayan o. Ito pala yung pang gawa talaga. Dapat pag gumawa ka ng snowman, sabi ni Pars, yung hindi masyadong malamig, tapos medyo wet yung snow. Nanya natin, be. Nanya natin. Oh, ayan, pwede pala. Tama si Mixo. Pero iba yung binubungkal ni Mixo. Lupa. Yan ako. I made a cake. Yan. Oh, di ba? Kailan tayo lumabas dito na walang snow? Naglaro-laro si Mixo, walang snow. Pero ngayon, oh, pwede na tayo maglaro ng snow ulit. Yan, oh. Ice cream! Ice cream! You want ice cream? No. Oh, di ba? Sus, Mixo. Dapat magkikita kami ni Rosalyn ngayon kasi nga ipasyal namin yung mga bata dun sa McDonald's. Di ba? Merong palaruan dun. Kaya lang si Ellen ay ang gusto niya mag-swimming. Okay. Purit. Dawe. Okay. Aba. Nagpurik. Aba. Aba. Yun pala yung ginawa niyang cake. Yung buhangin. Not there. Because when the snow melt, it's supposed to be open, that sandbox. Hindi pa to naasikaso ni Pars, so dapat tanggalin niya tong malaki, tapos iwan lang yung maliit dyan na box. Busy pa si Pars natin. Madami din kaming ibang ginagawa. Kaya hindi pa to naasikaso ni Pars at malamig pa din. Mixo, after this, si Mixo na ang nagplan. Sa ganap namin ngayong araw na to, lalabas daw siya, maglalaro siya dito sa labas. At after niya daw dito, punta daw kami ng McDonald's, maglalaro siya doon at kakain daw siya ng burger. Oh, di ba? Natawa ako kanina kasi nanonood ako ng movie ko. Hindi, nagyaya siya, lumabas. Mama, punta tayo sa labas, gusto ko maglaro. And then after, mag-McDo tayo.
Gusto ko kumain ng burger. Marunong na talaga siya mag-request. Kaya yung mga ganitong edad, nako, medyo magastos na din siya. Dahil yung sa damit niya, tapos marunong na siya pumili ano yung gusto niya, ano yung gusto kainin niya. At ayoko din naman na laging mag-no sa kanya. Pagdating sa pagkain, hindi talaga ako nag-no kay Mixo. Kung meron siyang gustong kainin, binibigay ko talaga dahil yung bata pa ako, hindi ko nakakain yung gusto ko. Pero pag mga yung laruan, ayun, hindi ko siya masyadong ini-spoil pagdating doon. Dahil baka masanay siya ba na pagpasok namin, tuwing pasok namin ng shop, may bit-bit siya, ayoko siyang sanayin na sanay siya sa Pinas, na spoiled yan doon sa Pinas kasi ang mura lang ng mga laruan doon. So tuwing punta namin ng SM or G-Mall, merong bit-bit si Mixo. Tapos pag may na-meet kami, binibigyan siya ng laruan. Eh, dito, very expensive man yung mga laruan, so hindi ko siya sinasanay. Kaya nung andun talaga kami sa Pinas, nag-iba talaga yung ugali ni Mixo dahil yung pagka-spoiled niya ba na kung ano yung gusto niya ay makukuha. Yung pagbalik namin dito, in-explain talaga namin yan sa kanya na yung ginagawa mo dun sa Pinas na magwawala ka dahil wala kang bit-bit tuwing labas natin sa SM or G-Mall, hindi mo yan pwede gawin dito. Nakaintindi naman siya. Akala ko talaga nung una na pasok namin sa Co-Market kasi may mga laruan din benta dyan sa Co-Market namin, na bawala siya, nadaanan namin eh, tinignan niya, nagpili-pili pa siya, pero sabi ko no toys, ayun, nag-ano naman siya, naniwala naman siya sa akin, hindi siya nagwala, hindi siya nag-iyak-iyak, sabi niya lang, okay mama. Sabi ko, bah, marunong ka pala, so may ugali ka pala, pag sa Pinas tayo, kung ano yung gusto mo, bibilhin. Pero pag dito, alam niyang expensive. Kaya hindi siya nagbawala. Kaya yan. Ang dami din yung kasing laruan eh. Ayan, kaya sabihin natin. Punta din kami ng Tokmani ulit. Kung kagabi, nagpunta tayo ng Tokmani, eh yung dala ko kasi kay Bianan kanina na lupa, binili ko kagabi. Binigay ko na lang sa kanya, lang naman, iwan ko lang siya dun. Lagyan ko lang dun sa may pot niya, tapos iuwi ko ulit yung lupa na bit-bit ko. So nahiya naman ako kay Bianan eh. Sabi ko sa'yo na lang yan, labas na lang kami ni Mixo maya, bili kami ng bago. Nag-i-enjoy si Mixo natin no. Ito pala yung gusto niya. Oh. Kaya pala eh, gusto niya maglaro, at least naglalaro siya sa bahay din kasi grabe din yung laro niya doon. Dahil yung iPad ay hindi ko inon. Naglalaro talaga siya. You like it? Ha? Huh? Do you like it? No. You don't like it? No. It's not perfect? Yo. Mm. So may stage-stage talaga tong bata, no? Kasi nung sa Pinas kami, kung alam ko naman napansin nyo din na nag-uugali si Mixo, yung magsisigaw siya, siguro dahil na-spoiled talaga siya doon na kung ano yung gusto niya ay nabibigay. Pero dito, ibang-iba yung ugali ni Mixo. Yung behave lang talaga siya. Yung napapansin nyo din sa mga vlogs natin, makukumpara mo talaga yung ugali ni Mixo dito sa Pinas, doon sa Pinas at dito sa Finland. Pero as a mother, na lagi kong nakikita yung anak ko, wala akong masabi kay Mixo dito. Sabi ko nga kay Pars, iba yung ugali ni Mixo dito sa Finland kumpara nung andun tayo sa Pilipinas. Yan siya, naglalaro talaga siya. Tapos hindi yung as in na naglalaro na nagwawala. Yan, baka i-bash na naman yung Mixo ko na maldito o suplado o ano pa dyan. Walang respeto. Bata naman po yan eh. May iba't ibang stage yung bata. Minsan maganda yung mood nila, minsan bad mood sila. Yun nga, sabi ng caretaker niya, hindi natin everyday, hindi natin alam kung ano yung day ng bata. Kasi may days na bad mood sila, may days din na good mood sila, at yung masaya, ganun ba? Yun yung pinag-uusapan namin ng caretaker niya last day, yung last kuha ko sa kanya. O ano na, Mixo? You're not yet done? Ha? Aso? Uy! Ubo! Ubo! Ayan. Laruin ko muna to siya. Then maya-maya ay
Punta din kami ng McDonald's. Anong oras na ba? Ayan, 4:30 na. Wala naman kami ibang pupuntahan maliban magsasauna kami maya, alas 8. Tapos na kami dun sa labas. Nilalamig na yung mga paa namin ni Mixo. Siya lang din yung nagyaya sa akin na punta na kami dito sa McDo. Kanina pa yan siya dyan, oh. Naglalaro, eh. Gutom na talaga siya. Nagtatanong na ano oras darating yung pagkain namin. Burger at french fries lang yung in-order ko sa kanya. So yun yung yun ang gusto niya. French fries, tapos hamburger, and then nuggets. Yun yung in-order ko sa kanya. Baka french fries at burger lang. Nuggets. Hala, ano lang pala to? Burger. And burger at french fries. Sana makalimutan niya yung nuggets. Hindi ko kasi nasali dito dahil yung in-order ko para sa kanya ay meal. Rapper, gutom talaga ang Mixo. Gutom yan. Okay. You eat your burger. What's in there? Oh. Eat burger and french fries. Nam nam. Tapos na kami ni Mix. So, mag McDonald's. You happy? Yes. Yes. Ayan, sa araw mo ngayon, Mixo, ha? Come here. Oh, ano na naman yung sinisilip mo dyan? Ano na naman yung nakita mo? Ice? There's some ice? No, yes. There is ice? Yes. Ice, no ice. So, dahil tapos na kami dito, doon na kami sa Tokmanni para mabili ko na yung lupa at ma-transfer ko yung tanim ko kasi matagal ko na yung plano. Hindi ngayon, di ko pa nagagawa. Dami ng ginagawa ko. Nakadalawang oras din kami ni Mixo doon sa labas, ha. Asan ba ako mag-transfer? Dito na lang. Kasi andito din si Mixo natin. Nak! Can you put light? Please, I need light. Sige na, put it on na. Tatrabawin natin yung aking mga tanim, ha? No, it's not like that. Electric lights ba? Sabi ni Mixo, maliwanag na daw doon. No, I need more light. Dahil maglilipat tayo ng mga lupa, maglilipat tayo ng lupa. At for sure ay kalat ang mangyayari. Gawa na lang ako. Gawin ko na lang tong pang covers dyan sa floor. Diba? Para pag natapon man sa sahig. Meron ganito. Ito pa ka siya dito. Grabe, ang bilis ng oras. Uy. Kaisang oras kami ni Mixo doon sa labas kanina. Nag-i-enjoy kasi siya. Tapos, 30 minutes lang din kami doon sa Tokmanni kanina. Mabilis lang talaga. Ayan, dito tayo maglilipat ng tanim. Kunin ko muna yung aking mga pot. Ito yung ating nabili. Mag-wonder siguro si Mixo, ano na naman kaya gagawin ng nanay ko? Lagi na lang may ginagawa ng nanay kong kababalaghan. Yung nanay mo, Mixo, minsan bored. Kung ano-ano na lang nakikita dito sa bahay, gawin. Ayan. Diyan yung ating malaki. Tapos ito, ililipat mo natin. Pero ang unahin kong ilipat ay yung malaking ficus natin. May gloves ako, isa lang. Nahulog yata yung isa kong gloves. Andun kasi yung mga gloves ko sa sasakyan. Tapos kumuha lang ako ba. Yung pag tingin ko kanina, isa lang. Pero lupa lang naman yung ating hawakan. Don't worry. Di naman yan madumi. Oops. Madumi. Pag yung ugali mo ay hindi maganda. Charot! Hugot ka na naman, Mars.
Saan nga naman nakuha yung hugot-hugot ni Mars? Well, excited ako nito. After natin ma-transfer to. Ang tagal ko na talaga itong gustong gawin. Lagi nilang akong nire-remind ni Bina nito na ilipat ko nila ito sa malaking cup. Dahil lumalaki yung ficus natin na tanim. Medyo frozen man itong lupa. Okay. Ficus? Frozen. Nasa labas kasi ito eh. Yung binili ko kahapon, andun kay Bienan, nasa loob ng shop. So, hindi yung siya matigas. Ito, medyo matigas. Tapos, basa. Parang kulang yung aking lupa. Dahil yung ating pot ay medyo malaki siya. Yay. Frozen man yung ating lupa. Mars. Yan, matigas talaga siya. Hala. Sure ka, Mars? Tignan niyo po yung ating lupa. Yan o. Maano siya. Matigas. Pag nilagyan ko ba ito ng tubig, galambot ba ito? Yan o. Tigas naman ito. Tigas siya. Siguro lagyan ko ito ng tubig konti para mawala yung tigas niya. Kuha muna ako ng tubig. Okay, try natin kung tama ba yung decision ni Mars na basahin to. Oh, lumambot! Tama yung decision mo, Mars. Pero matatagalan ka pa nito. Bakit naman kasi hindi nila pinasok to eh. Alam nila na masyadong malamig sa labas. Nag-ikot-ikot kami ni Mixo doon. Wala talaga akong makita mo. Yung nasa loob ng shop, yung naka-display. Andun lahat sa labas yung lupa niya. Mixo! Don't eat it all! Ayan, binilahan ko kasi siya ng candy. Pero kunti lang naman yung binili ko. Sabi ko, wag mong kainin lahat. Yan ha, ngayong araw na to. Don't eat it all ha? Ong Sviela on? Okay. Huh? Okay. Ah, hindi pa daw niya naubos. Remember, don't eat it all, okay? Happy Lambert! Galit na siya sa akin kasi yung nanay niya pa ulit. Okay. Good boy. Good boy, Mixo. Ayan, oh. Naano ko naman pala eh. Na-scattered ko na yung matitigas. Hindi na siya gaya kanina na matigas talaga. Please, tama yung decision na lagyan ng tubig. Oh, masyadong madami, Mars, baka ma-over naman, ma-over basa yung ating lupa. Ito na, moment of truth na. Ilalipat ko na to. Uy, show na talaga yan, Mars, ha? Ayan, sana hindi ito magtampo na ililipat natin ng malaking pot. Mixo, I need more light! Ikaw, ha? Pinag-aanuhan na naman ako. May ubo pa si Mixo. Pero yung kanyang sipon ay hindi nag-aano ka. Ay, sus. Sinalian ko pala ito. Asan mo yung ating gunting? Kasi nabibigatan na ito ba? O, ang liit ng kanyang katawan. Tapos, ang dami niya ng dahon. Oops. Ano? Mixo, can you help me? Okay. Hold this. Hold. Hold this. Okay, just hold. Because I will remove it from the pot. Uy.
Hala, ang dami niya ng ugat. Ang naghawak naman, yung mata andun sa kaniyang iPad. Ang dami ng ugat na. Yan ang. Ang hirap niya na ilipat. Mabored. Mabored na yung naghahawak ito. Mag-reklamo na. Guys, can I go? Okay, you can go now. Sobraan yung lupa, na dami. May tubo kasi dito sa gitna niya eh. Paano mo to? Nadami yung lagay kong lupa. Nang hindi ka marunong mag-planting-planting, ayan, mali-mali na. Kataka ka lang. Diyos ko. Don't judge me, mga Mars and Pars. Hindi ako gardener. I have no idea ano itong pinaggagawa ko. Basta ang sa akin lang ay ma-transfer ko itong aking malaking ficus. Yung aking guna, meron malaking guna ba? Andun sa basement. Itinamad na ako mag-kalkal doon. Si Pars kasi ang may alam doon banda. Ayan. Sana pala inuna ko itong tanim. Pagka-bright yun ni mo, Mars. Iyon kasi ang nakikita ko eh. Nilalagyan nila una ng lupa yung pata. Tapos nilalagay nila yung ililipat nila na tanim. Diyos ko, na mali pala. Mali pala yung nakita mo, Mars. Hoy, napatayo ko siya. Pero bakit parang matutumba na to. Ganyan na kasi masyado yung ano niya ay katawan. Hala. Ay sus, tanggalan ang isa o. Oh. Dapat straight lang. Ikaw. Bakit ayaw mo mag-straight? Ganyan. Ah, kailangan ko siya talian. Asan yung panali ko kanina? Ay, ang hirap yung wala pang mautusan. Ito na siguro yun. Ikaw lahat, hindi. Ayan, sariling sikap. Ang ganda kasi nito talaga eh. Ilang taon na ba to? Hala, mag 4 years na to siya sa akin kasi binili ko to, baby pa si Mixo. Tapos si Mixo ay mag 4 years old na. Hala, I'm so proud of myself na naalagaan ko to siya ng mabuti. Tapos ganyan, oh. Ang ganda ng kanyang tubo talaga ba? Tapos yung kanyang pwesto doon, gustong-gusto niya. Ganyan siguro. Tali ko na lang. Ay, pangit pala tong tali ko kasi parang masusugatan yung katawan ng tanim. Ayan, hindi ko lang siya i-tight para hindi magtampo. Ayan, oh. Uy! Ang saya ko na, nalipat ko na to. Ayan, proud ako sa yourself. Ayan. Talian lang natin. Ang pangit naman ng panali ko, eh. Sana pala bumili ako ng pangtali talaga sa tanim. Ayan! Meron ako ng green kanina eh, na parang clip siya. Asan yun? Nahawakan ko yung kanina eh. Ah, ito. Ayan o. I-clip ko lang siya dito sa tanim. Oh, nice! Ganda! Maganda pala talaga siya pag nailipat ng malaking pot. Ayan o. Kasi ito oh, wala man to siya dati. Ayan. May another steam na naman kasi siya. Every summer, nagbo-boom talaga to. At yung kanyang katawan, hindi ko mailagay dito. Kasi nga,
ano siya, hindi straight. Ganyan lang pala yung sekreto para magtuwid. Oh. Ayan, ilipat na natin dun sa ating... Ilipat ko na, ibalik ko na to sa kanyang lugar kasi pag galawin mo to siya ng galawin, magtatampo to siya. Tapos, meron pa ako mga stick dito eh. Pang tulong para hindi talaga siya matumba. Ayan, ito, nilalagay ko to siya. Dito. Okay. Minalaitan ko ta. Oro ta. Laita ba si Nicole ta? Ayan, ganyan. Mami Jazz! Buhay na buhay pa yung digay mo sa akin, Mami Jazz. Ito, kailangan na talaga to siya ilipat. Ayan. Pag ganyan, ang meaning niyan sa ilalim ay sobrang basa. Kaya kailangan siya ilipat. Dahil hindi kasi tumutulo yung tubig niya eh. Hindi nakakalabas ba? So pag madami akong nilagay, andun lang siya sa pinakailalim talaga. Ang inden ma, overwater siya. Natapos ko din yung ating tanim doon. Tapos si Mixo. Kalat niya, ligpit niya din dun. Naglalaro kasi siya. Sabi ko, kung tapos ka na, ligpitin mo lang yung mga laruan mo. Ayan, nagliligpit naman siya. Ayan. Yung mga maliliit kasing laruan niya is nakakalat dyan. Baka maapakan ba? Sakit sa paa. Meron yung mga laruan niya na matulis. Pag naapakan mo, ay sus. Meron yung isang beses na nasugatan talaga si Pars. Ano ba yung nasa sahig ha? Tapos hindi na... Pansin ba na matulis pala yun? Kahit nakamedyas si Pars, nasugatan pa din siya. Oops! Ayun na yung ating mga tanim. Ayan dyan. Dyan pa din sila. Ito lang ang nilipat ko kasi mas malapit sa liwanag. So, tapos na ako. Ako ay magpapahinga na. By the way, mga Mars and Pars, meron akong good news sa inyong lahat. I'm happy to share sa inyo kasi from the start is nasi-share ko na to sa inyo. So, this time, isi-share ko sa inyo to. Meron na po kaming confirm customer para sa palinis ng bahay. Yes po! Yan po yung good news ko sa inyo. And finally, ito na. Meron tayong isang customer na nag-confirm kahapon. Meron na talagang naisulat dun sa notebook na binili ko para sa mga schedule na mga customer. And then, another update din po, yung flyers, meron din kaming nakita na mag-deliver. Yung nakita namin, actually, yung guy ang nag-contact sa amin dahil nakita ngayong post namin doon sa Facebook. So, nag-message siya doon sa FB page namin. Tapos, ayun, kinausap ni Pars. Nakahanap kami ng murang mag-preprint at mag-deliver. Bale, yung isang tao lang po yan siya ang gagawa. Ang mangyayari po, meron na akong flyers na nagawa. So, bukas, iti-check yun ni Pars kung okay yung aking ginawa na flyers. Tapos, isi-send namin dun sa guy na nag-message sa amin. At siya yung mag-preprint. And then, after niya ma-print yung flyers, siya din ang mag-deliver kung saan ang nag-deliver para sa mga bahay-bahay dito malapit sa amin. Yung offer niya sa amin is 9,000 houses daw po yung madideliveran sa flyers at 15 area dito sa Kotka. Yung kumbaga ba dito galing dito sa amin, Sunila to siya, tapos sa kabila is Metsa Kulma, tapos sa Karhula, yung parang area sa isang barrio siya ba, kumbaga. Paano mo yan siya explain? Basta area po siya. So, 15 areas ang madideliveran nun at 9,000 kabahay. So, let's pray na dinggin ni Lord yung prayer ko na kahit man lang dalawa or
tatlo ang may kumontak sa amin dyan sa 9,000 houses na yan. Malaking tulong na yun at malaking kita na din yun pag meron akong ganon na customer. At ang pinipray ko talaga is sana bigyan ako ni Lord ng regular customer na alam nyo yung sa isang buwan magpapalinis ng isang araw or 6 hours a month, ganon po ba? Pero usually, yung mga regular customer na ganyan is yung mga building like office, tapos yung mga ganito, yung magpapalinis dyan sa hallway, pwede din yun siya. Kasi yun ang trabaho ni Kuya Kiro, yung mga apartment sa hallway siya, naglilinis. Easy lang siya linisin kasi magmamap ka lang, tapos tanggalin yung mga alikabok, yung mga dumi-dumi sa gilid-gilid, yun lang. So, I hope talaga na sa 9,000 houses na yan, meron kaming makuha ni Pars. So, nakamura kami doon dahil siya yung mag-preprint, siya din ang maghahatid kung sino yung mag-deliver. So, nananalig ako sa Diyos na didinggin ako ni Lord. Ito na nga, meron na tayong isang confirm customer talaga. Grabe, kahapon kasi morning siya nag-confirm, mga 8 o'clock. So, grabe, ang ganda talaga ng umaga namin kahapon ni Pars na nag-confirm siya. Although, next month pa siya magpapalinis kasi usually ganun naman talaga eh. Magpapabook ka ng ahead of time para kami makapaghanda at siya din makapaghanda sa araw na yan. So, next month pa, medyo malayo-layo pa. Last week of May yung pinaschedule niya. At least, meron na tayong one confirm na customer at 8 hours po yun siya na trabaho dahil malaking bahay yata yung malaking bahay kasi yung papalinis. So, thank you Lord dahil meron na akong isang customer. So, yun yung aking good news po sa inyo na share at end. I'm happy to share sa inyo kasi from the start pa talaga hindi pa to nagawa yung maliit naming company. Lagi ko na po kayong ina-update. So, tignan natin ano ang mangyayari next. Patulog na ang mix. So, binihisan ko na at laking pasalamat ko sa kanya. Dahil nagkalat siya kanina, naglinis din siya dito sa kanyang kalat. Niligpit niya yung mga laruan niya ba. Ayan oh. Wala nang masyadong kalat dito. Ang kalat na lang natira dito ay yung mga panlinis ko. Inaantay ko kasi dumating yung aking lagayan nito, yung bag talaga. Meron na, kakarating lang dito sa Finland. Nag-order kasi ako sa Temo. Sana itong bag na to ay maganda kasi sa picture maganda naman siya, malaki. Tapos medyo strong yung sa picture. Tapos meron namang video. De, sabi ko, okay, try ko to. Pero sana lang talaga ay worth it yung aking bili. Pag dito kasi ang mahal. Kaya sabi ko, ay try ko na nga lang sa Temo. So, baka next week ay dumating na yun. Mga Lunes or Martes. Baka dito na yun. Mailagay ko na yung mga panlinis natin. Tapos yung vacuum. Maghanap pa ako ng lagayan yan. Pag meron kaming time ni Pars, maglilinis kami dito sa aming cabinet again. Ay, naku yung aki. Thank you, Mixo, for cleaning your messy. Thank you, Assis. Thank you. Assis. Thank you, Mixo. Ayan, yung ating Mixo, patulog na. Yung lips at yung muso, sobrang pula. Nilagyan ko na yan ng cream at pinainom ko na siya ng gamot. Sinasanay talaga namin si Mixo na magligpit ng kanyang kalat, ha? Yes, yes, yes. Ayatulin. Yun. So, ayun na nga. Sabi ko na nga na sinasanay namin to siya na kalat niya, ligpit niya. Dahil yung mga teenager dito, hindi gaya dyan sa atin sa Pilipinas talaga ba na, alam mo yun, pag teenager tayo, ayun, nagtutulungan, tapos
tayong mga anak, pag teenager ay tinuturuan na ng mga magulang na maglinis, magligpit ng sariling kalat. E dito kasi sa kanila, ang hirap turuan ng mga teenager. Naalala ko dati yung anak ni Pars na bunso. Lagi yun dati, Friday pumupunta dito, tapos Sunday umaalis din kasi weekend lang naman yun siya free pag walang pasok. So para akong katulong niya. Dahil yung kwarto dyan sa kabila, yung kwarto ni Mixo, guest room namin yan. Ang linis niyan pagdating niya, tapos pag pauwi na siya ng Sunday, ay grabe, minsan naiinis ako dahil hindi man lang matapon yung basura dun talaga sa basurahan. Ang lapit-lapit lang ng basurahan, tapos ang liit lang ng bahay, bakit di kayang itapon yung basura? That time, teenager pa, 13 years old. Sa atin, 13 years old, marunong na tayo maglinis ng ating kalat. Tapos mahihiya tayong umalis ng bahay or kaninong bahay man yan na tinulugan natin na hindi tayo nakapagligpit, diba? Sino po ang nakatry niyan? Taas ang paa. Paa pala. Itaas ang paa, Mars. Ang hirap itaas yung paa. May unan ako dito. So, ayun na nga. Kasi dati, nakikitulog ako sa bahay ng auntie ko. Hindi pwedeng umalis ng bahay na hindi pa nakaligpit or hindi naglinis sa tinulugan. So dito kasi sa kanila, hinahayaan lang nila yung ganun, yung parang binibaby nila. Ngayon, umabot talaga ako sa punto that time. Sinabihan ko si Pars na, pwede ba sabihan mo yung anak mo na pag aalis na siya, maglinis naman dun sa kwarto. Kahit itapon lang yung basura o i-arrange yung bed. Diyos ko, dati talaga, ewan ko na lang talaga. Kahit yung bed hindi maayos. Mama, yes. It was a great shock. And then? Then it put the... Hansui. Hey. The... It had the juice was rolling the whale shark, but they don't know. They think the small whale, not the biggest whale. Oh, really? Yes. See the great white shark. How many sharks? The great white shark. And then the upside down. Turn it upside down. No, it's the megalodon. Oh, it's really big. Yes. And what happened to the other shark? That's all your story. Yes. Ang haba ng kaniyang story. You happy now? Yeah! Ayun, hayaan ko lang siya mag-explain. Kasi pag hindi ko siya pakinggan, magwawala siya. Awayin niya ako. Hindi daw ako nakikinig sa kanya. So, soon you sleep na, ha? Look, it's a megalodon. Alam na alam niya lahat yung isda, yung mga shark. Pero ako, wala akong alam. Alam ko lang, my shark.